30 years halos na kami dito sa Sitio Gutad. Naranasan namin na simula sa San Jose, Tanyag ay naglalakad lang po kami dahil wala pong sasakyan na diretsuhan. Paggabi na ay sa ilog po kami dumadaan. Habang tumatagal ay nagiging maunlad ang Tanyag sa pamumuno ni simula nung lumaban si Kapitan Ruben Perez ng 3 beses na sumubok tumakbo bilang kapitan ay naging supportive kami sa kanya. Matalo, manalo, andyan kami sa likod ni Cap. Ngayon, napag-isipan din ng mga taong barangay na kung sino ang nakakabuti para sa aming barangay at kung sino ang makapagbigay sa amin ng aywa ng buhay. Siguro na nakikita na rin namin ang kahirapan sa paglabas, sa mga transportasyon, na kung saan baga sa tagal ng panahon na wala pang kaunlaran. Simula nung nakaupo si Kapitan Ruben, ay ipinangako niya sa Barangay Tanyag na unahin niya ang liblib na lugar. Sa pagbibigay ng kalsada, inuna niya ang looban, ang Sitio Gutad 2. Doon na nagsimula ang alwa ng namin sa pagta-travel, sa paglabas ng mga produkto, naging maalwan. Paano yung buhay noon dito nung wala pang kalsada, wala pa yung kapyo? Sobrang hirap dahil noon, tsaka dito talaga, unang pasok namin talaga, ano lang ang inaano dito, ang transportasyon dito noon, kalabaw, karusa. Simula dito sa Gutad, papuntang Tanyag, siyempre doon may ano na, may kunting ay may motor na paunti-unti, mag-arkila ka pa ng motor, na kung magkano ang arkila, yun ang ano mo hanggang health tap. Yun ang nagiging ano namin. May sasakyan man noon, iisang sasakyan lang. Simula umaga pa lang, madilim pa. Ano na kaagad, pag sikat ng araw, alis kaagad ang jeep. Kaya yung naiiwan, naglalakad talaga papunta ng Tanyag. Ang daan pa po niya noon sa ilog. Kaya dito noon nung sa bundok, wala pa po talagang kalsada yan. Simula nung ano kami nung high school ako na nagano, wala yung kalsada dyan. Ang kalsada lang dyan siguro yung kalsada ng tao. Na kasi syempre talukan yan dyan. Tilapil. O may ano man dyan, may kalsada. Yung dam naging tulay. Ay isang ano lang po yan, isang way lang na lalakaran ng tao. Talagang ang ano noon ay kalsada, ay ano ilog. Ay pag nagbaha, hintayin mo pa yung pag-ano ng ano, dito ka na naman mag-ano sa pangpang. Yung pagbaba ng tubig, doon ka mag-ano naman na ano ka, tatawid ka ng ilog. Pag tag-araw, yan, medyo maalwan kasi nga walang tubig. Tsaka sa mga ano, mga naranasan namin yung may mga sakit na mga emergency, talagang hirapan sa paglabas ng mga tao. Paano yung paglalabas doon pagka may sakit o pagka ay dinuduyan, tuwang-tuwang yan. Di syempre hirap sa kalsada. Naranasan namin yung kariton lang talaga. Hindi wala pa noon trailer dito halos. Kariton lang papuntang Tanyag, kinakariton lang talaga ang may mga sakit. Siguro yung may mga kaya-kaya na sa buhay noon, pero ang ano lang talaga noon trailer pa lang.